magandang araw mga Oragon. Ngayong araw natin, gagawa tayo dito. Yung dalawang punto na gagawin natin dito sa ating ginawang patroagwas na opisina ng engineer. So, ito yung gagawin natin dalawang pintuan. Tapos, yun. So, asong ka nitong pinto na to? 190 by 70. So, siyempre, mag-alawas din tayo dyan para magkaroon din tayo ng sakto sa pinto. So, pagpasok natin sa pinto, sakto-sakto. So, gagawin natin alawan. So, tara, gagawin natin. Magamit tayo mga Oragon ng lagari, lapis, saka martilyo, saka eskwala. So di mawawala ang mitros dahil di natin magawa yung ating ginagawa pag walang mitros. Di yung mga gamit na kailangan din gamitin. So umpisa natin yung paggawa dyan para may pasok na natin, may ayos natin yung ating pintuan kung accurate yung pagkagawa natin ng eskwalado ba yung natin pintuan. So umpisa na namin, tara. So 80 siya, di gagawin natin yan ng kasi 80 yung pinaka sakto niya. So gagawin natin yung 79 para magkaroon siya ng alawas na 1 cm, kabilaan 0.5. So, sa taas naman pababa 190 yan. So dito sa loob naging 191, dapat sakto 190 yan. So ang gagawin natin 189 para magkaroon din siya ng 1.5 na alawas. So yung gagawin natin dito, bali magagawa natin dito 79 by 189. So yun ang gagawin natin na pintuan. So, ito mo ko lang yung eskwala natin. Ito yung tatanggalin natin. Yung pinakita niya. Tatanggalin na. Kailangan natin ng eskwala ulit. So, importante yung ito natin itong eskwala na ito para kita yung nawawala. So, ginamit lang natin dito, cocolumber lang. So, 2x1 na cocolumber. Ito lang yung gamitin natin. Para nyo lang yan, dito lang, ikaw na, iskulayan na rin. Para makuha natin yung tapo. So yan. Tapos dito. So may nakamubok siya kung hindi. Pero tanggalin natin yan.
para dito yung nawawalan sa ating mga ginagawa. Yung mga number yan, fear number yan. Nakabilang yan, 1, 2, 3, yan. Para puro parehas yung ano yan. Dito tayo nawawala yan. Yan yung sukubahya natin para maging pantay yung ating gawa. Maging sukub, kumbaga, comfortable sila dyan sa pares-pares na yan. So pa ko lang makura kung nilagay natin dito dahil ito kasing screw napuputol. So nakadalawa tayong putol kaya pako na lang nilagay natin. Sobrang tigas nito. So matibay rin yan ang pako kasi pako natin yan. Ganyan din yung kahaba. So nakabaon yan kaya matibay na rin yan. Ilalagay natin dito sa pintuan para matapos na. So itong isa, malambot, medyo kayang ano yun natin, kayang i-screw yung ano, so medyo malambot. Para na ito sa CR. So yun. So itong isa na to, okay na, na ilagay na natin. Yan, na ilagay na. So yun. So okay na siya. Ayan. Nakasara na. So, nilagay natin dito yung bisagra, dalawa. So, dyan saka sa baba. So, di naman yung ganong ano, mabigat kasi for dos lang. Kaya, okay na siya. Duwas-duwas, hindi tanaw. Wala. Labas mo lang. Baya, arab lang kanin yan. So, yan. So, ang sikreto mo wala ko ng paglagay ng bisagra, dapat to, tapos to, magpantay. Itong dalawa na yan, to, itong kanto na to, tapos itong kawin to. Dapat magpantay siya para maganda yung bukas. Saka itong, ano, ito yung titignan yung guide ng bisagra, yan. Ako.
So yan mga kuragon, ito na yung ating ginawa. Yan. Kapag sinara mo, yan. Kapag sinara mo siya, yan o. So, maganda yung ano niya, maganda yung bukas niya. Para yan dito sa CR. So ito yung CR na ginawa natin. Pinaka-CR ito ng pisina ng engineer natin, yung CR yan. So, ang luwang niya is 170 by 170 yung luwang. Ito yung CR. So yun mga kuragon, natapos na natin yung ginagawa natin ng pintuan. So next video, papakita ko sa inyo kung pagkabit natin ng jalousie dito sa bintana. So dito, next video ko na yung ipapakita sa inyo. So abangan nyo lang yan kung paano ko ikakabit to, pagkabit ng jalousie sa wood lumber para sa partition. So yun mga kuragon, maraming salamat sa nalang support sa akin. Thank you.